Tayo mga Pilipino ay mahilig magpagarbo. Kahit walang-wala na, gusto natin ay huwag mahayag ang katotohanan. Halimbawa, kapag fiesta, kahit wala namang masyadong panghanda, ipinangungutang pa ito para lamang mag-appear na meron silang handa dahil ito'y nakaugalian na. Maging ang pagdiriwang natin ng Christmas, napakalayo pa, talagang punong-puno na tayo ng saya at maraming palamuti na makikita at palatandaan na talagang parang Paskong Pasko na. Mga bagay na panglabas na parang titingnan mo'y napakaganda ng forma. Pero ang mga tao ay hindi naman handa talaga ang kalooban na magpasko o magpiesta batay sa kagandahang loob ng patron o ng Panginoon na kanilang ipagdiriwang ang kaarawan. Ito ang sinasabi ni Jesus sa mabuting balita na ingatan ninyo ang libadura ni Herodes at ng mga Pariseo. Ang libadura kasi talaga, kapag inihalo mo sa masa ng harina at ito'y iniluto mo, aalsa ang tinapay. Yun ang papel ng libadura. At ganyan karaniwan ang trappings nating mga tao. Punong-puno ng forma ang ganda-ganda sa labas. Mukhang kagalang-galang, magandang manamit, mayaman, maraming pera at kapangyarihan, pero ang loob at kaloob-looban ay punong-puno ng kabuktutan at pagkagahaman. At yan ang sinasabi ni Jesus na libadura ng mga Pariseo at ni Herodes. Mga taong punong-puno ng yabang sa sarili. At ang inaasikaso ay kung paano sila mag-a-appear na kagalang-galang at mabuti sa paningin ng tao. Pero katulad ng isang tinapay na pinapintog ng libadura, kapag ito'y inipit mo sa kamay, hangin pala ang laman. Wala pala siyang laman. Dahil ang libadura ni Jesus ay kakaiba. Para bang may panunumbat na halo ang mga pananalita ni Jesus. Nang sabihin niya ito sa mga alagad sapagkat ang punto ay may dala silang tinapay pero kakaunti. Hindi magkakasya sa kanila, magugutom sa kanila. At alam ni Jesus ang iniisip, magugutom ang mga alagad. Parang kulang na kulang ang tinapay na yaon. At ang sabi ni Jesus, hindi niyo ba naalaala kung anong ginawa ko noon? Ang aking libadura ay kakaiba sa libadura ng mga Pariseo at ng mga Eskriba at ni Herodes. Kung ito'y punong-puno ng hangin, ako hindi. Totoo ang aking ginagawa. Walang hangin. Sapagkat ang aking mga ginagaway na mga himala, ang pagpaparami ng tinapay, ay totoo. Diba? Ilang bakol ba ang inyong nakolekta na sumobra, malalaking bakol at napuno pa ninyo? 12 po, 7 po, yan ang mga sagot ng mga alagad. At hindi nyo pa rin naiunawaan na kahit kakaunti ang tinapay na yan, kayang-kaya ko yung paramihin na walang halong biro, hindi tulad ng mga Eskriba at ni Herodes, kailanman ay di nila pwedeng gawin ang mga ginagawa ko. At hindi pa rin kayo nakauunawa at naniniwala kung anong kakayahan ng Diyos mayroon na wala ang tao, yan ang pinupunto ng Panginoon, mga kapatid, sa mabuting balita.
At kuminsan ganyan din naman tayo mag-isip. Naniniwala tayo karaniwan sa ating sariling karunungan. Nagpapagarbo tayo. We put all the trappings externally. Nagpapayaman, nagpapasikat, nag-aaral lahat. Wala naman sanang masama. Pero kapag umabot na sa ulo ang yabang ng tao, yun ang masamang libadura. Sapagkat puro hangin ang laman nito, puro kahambugan. Di ba sabi natin sa isang taong hambog, napakahangin naman itong taong ito. At ganyan ang tingin ni Jesus sa mga iskriba, maging kay Herodes, walang kalaman-laman. Kapag pinigamo, wala kang maaasahan. Hindi tulad ng ginagawa ni Jesus. Punong-puno ng katotohanan, punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kapwa, ito ang totoong libadura ng isang Kristiyano. Nagbibigay ng pag-asa, nagpapaalsa, sapagkat ito'y puno ng mga bagay na maka-Diyos. Sana mga kapatid, ito maging panalangin natin sa araw-araw at sa araw na ito, na puspusin tayo ng Diyos ng Kanyang Espiritu, sapagkat ito ang tanging libadura na pwede nating angkinin upang ang mga ginagawa natin ay mahawig sa mga ginagawa ni Jesus.